Okay guys, so turo ko lang po sa inyo kung paano niyo po mapapagan ang Call of Duty World War 2 dito sa ating Steam with Steam OS. So first, syempre, punta po tayo sa desktop mode. Click Steam button, tapos power, switch to the desktop. So ito guys, yung file ko ng Call of Duty World War 2. So kailangan po yung bahala kung sakay makakuha ng file na yan. Ang size niyan is medyo mataas to eh. Ayan, 156 gig. Yung ating Call of Duty World War 2. Next is kailangan po natin mag-download ng Lutris. So kung wala pa kayo, download lang po kayo sa my Discover ng diyan, ng Lutris. So ito po yung ano niya. Ah, itsura niya yan. Lutris. Open natin. So ito na guys, Lutris. Next po is click po natin tong add button sa gilid yan. Ayan. Tapos add locally installed games. And then sa name, lagay nyo lang po dyan is COD World War 2. Ayan. And then runner, choose wine. Next, sa ating game options, executable is kailangan po natin hanapin yung EXE ng COD World War 2. So, click 3 dots. Ayan po, Call of Duty World War 2. So, dito guys, sa Call of Duty World War 2, medyo mahirap hanapin yung kanyang EXE. So, pwede nyo pong gawin is filter. And then type nyo lang .exe. Ayan, lalabas na po yung .exe. So, kadalasan po kapag Call of Duty na game, ito po yung file. SP64. Yan po yung kadalasan mga .exe file ng mga Call of Duty na game. So, click po natin yan. SP64 ship.exe. Okay. Tapos sa wine prefix guys, kailangan nyo lang pong gumawa ng folder. Sa documents, gawa kayong folder prefix. Ayan. Folder lang po yan ha. PREFIX. Ayan. Pag may folder na po kayong ganyan, balik po tayo sa Lutris. Tapos click nyo po ayan, wine prefix. Click 3 dots. Tapos documents. And then choose nyo lang po yung prefix na ginawa natin na folder. Ayan. Prefix. Okay. And then, save. So, try po natin kung gagana guys yung Call of Duty World War 2. Play. Click yes ulit. So, ayan. Pag nag-force close siya guys, ang gagawin nyo lang is, dito sa side, left side yan. May makikita po kayo dyan, wine. Ayan, wine. Tapos, click nyo po yung icon na parang ano. Ito yung parang box na maliit. Na parang lagay ng gasolina. Itsura niya yan. Ayan. Ayan. Manage versions. Click. And then, sa pinakauna, install nyo po yung ayan, yung Wine GE826. x86-64. Install lang po natin. Kapag na-install na guys, X nyo lang. And then try po ulit natin. Play. Yes ulit. So yan guys, hindi na siya nag-force close. Pero may isa pang ano rito. Isa pang kailangang ayusin yung kanyang controls. Kasi minsan yung Call of Duty World War 2 is ayaw gumana ng controls niya dito sa Steam Deck. So pakita ko sa inyo guys kung paano siya ayusin. Check muna natin kung mag-work na siya. Ayan, so working na siya guys. Ayan. So, exit muna natin yan. Tapos, click L2. And then, create desktop shortcut.
So ito na yung shortcut natin. So L to ulit, add to Steam. And then pwede na po siyang i-delete. So return to gaming mode tayo. Okay, so try natin guys yung World War 2 yan. COD World War 2. Play natin. Click yes. Okay, so dito guys sa SteamOS, ayun, ay gumana ng controls niya. Ayun, ayun yung gumana. So close muna natin. Next is click options and then properties, controller, and then itong use default settings, click, and then click po natin disable Steam input, and then back, try ulit natin. So ayan guys, gumagana na yung controls. So ganyan lang kasimple guys mag-run nitong Call of Duty World War 2. Thank you for watching and happy gaming!